Ayun, so shoutout sa mga nanonood dyan. Ayan, teka lang, hintayin natin magka-viewers. Mukhang wala pa. Ayan, meron na. Mm-hmm. Saglit na live lang. Actually, gusto ko lang sanang magbigay lang ako ng salita sa inyo. Ayan. So sa mga nanonood dyan, ito lang kasi ha. Sana tulungan nyo ako ipakalat na i-share to. Hindi ko alam kung lahat sa inyo alam na yung nangyari sa page ni TV150, pero yun nga, halos yung pinagpaguran niya ng ilang buwan, nawala lang, natapon na parang tubig. Tapos wala, natapon lang, na hindi mo naman pwedeng salukin kasi hindi mo na gamit. So, anong nangyari kasi kay TV150 is, na-delete yung page niya kanina lang. Kaninang umaga, na-delete. So, sabi niya nga sa akin, pag-gising niya raw, gusto niya sana mag-live, na masaya siya. Tapos biglang nagulat siya, wala na yung page niya. Ito lang, may gusto lang sana akong sabihin sa inyo. Sa mga nag-report kay TV150, hindi ko kayo masisisi kung ayaw niyo talaga dun sa tao. Pero kung ayaw niyo talaga dun sa tao, huwag niyo na lang panoorin, mga tol. Malalaki naman na tayo eh. May mga isip na tayo eh, na ganyan na ganito. Hindi porkit ayaw mo sa isang tao at nakikita mo na naabot niya na yung mga pangarap niya at tumataas yung mga taong naniniwala na sa kanya, pagtutulong-tulungan natin na ibaba at tatakin pababa. Alam nyo, mga tol, ito mali sa ating mga Pilipino eh. Karamihan sa mga Pilipino, hindi ko sinasabing lahat, karamihan lang. Pag nakikita natin yung isang taong tumataas o naabot na yung pangarap niya, pilit nyong binabagsak, pilit nyong hinahatak, na hindi ka mawari, putang ina, anong meron? Bakit ka naiinggit o bakit mo gagawin sa tao yung isang bagay na alam mo namang magiging dahilan ng kalungkutan niya, ng pagkabigo niya, o kung anumang problema na pwedeng dumaan sa buhay niya? Sa akin lang ha, sa mga nag-report kay TV150 sa page niya, alam nyo ba guys kung gaano kalaki yung nagastos niya sa page na yon? At kung gaano niya isinugal yung sarili niyang pagkatao para lang kahit papano ay makapagpasaya. Aminin natin sa hindi, minsan naiinis kayo sa kanya. Pero madalas natatawa na lang kayo. Bakit? Yung mga reaction niya, genuine. Alam niya ito ha, real talk lang ha. Nag-usap kami ni Kong. Alam mo ba kung anong tingin namin dyan kay TV150? Genius sa paggawa ng content. Bakit? Sobrang unique. Ayan, tatanga-tanga, nag-iiyak-iyakan. Tapos kunyari, nanay niya si Lolita. Kunyari, ganito yung pangalan ng nanay niya, pangalan ng tatay niya. Na hindi niyo ba alam kung gano'ng kabigat sa isang tao yun na araw-araw may mababasa siyang comment na tangina mo, mamatay ka na, tangina mo, 150, bobo ka, ganito, ganyan. Pero ginagawa niya kasi bakit? May pangarap siyang makapasok sa streaming. Mali yung way niya. Kasi ganun din ako eh. Actually, ganun din ako nagsimula eh. Trash talker, tarantado, ganito, ganyan. Pero putangina, kung sino pa nga yung mga palamurang tao, yun pa yung totoo para sa akin. Ah. Para sa akin, ah. Hindi ko sinasabing lahat. Pero punta kung sino pa yung gumagawa ng nakikita yung medyo ang pangit ng pinapakita sa camera. Putangina, hindi ko sinasabing lahat, pero putangina, madalas yun pa yung totoo. Alam nyo, sabi sa akin niya ni 150, pinangako niya sa akin. Sabi ko sa kanya, tol, baguhin mo yung karakter mo. Sabi niya, bakit? Kasi ganyan na ganyan ako nagsimula at maraming nagalit sa akin. Kung ano yung nangyari kay TV150 nung dati, na-report yung page niya, ganun yung nangyari din sa akin. Na-report din po yung una kong page sa hindi nakakaalam dyan. Na-report ng na-report na mga kapwa ko Pilipino, nakasama ko sa community ng Roots of Survival. Na-report, hanggang sa na-delete yung page ko. Ilang buwan ako hindi nag-live noon, ilang linggo akong tahimik, wala sa wisyo. Kasi putang ina, alam mo yung dugot pawis at pagod yung nilaan mo para marating yung ganong estado na kahit kakaunti lang yung like and followers mo, ayos lang kasi alam mong meron at merong naniniwala sa'yo. Ganon yung pakiramdam. Kaya alam ko yung pakiramdam niya ngayon eh. Dahil nangyari sa akin, na-delete din yung page ko eh. Sa mga nagre-report niya ng TV150, eto lang ha. May gusto lang sana akong sabihin sa inyo. Sana itatak nyo sa kokote nyo to kung isa ka sa nag-report. Tangina tol, kung idadahilan mo sa akin, nagagayahin kasi ng mga bata yan. Putang ina mo. Unang-una, sa mundo natin ngayon, 20th century, 2020 na mga tol. Lahat ng bata dito ngayon, karamihan ha, sabihin na natin siguro 80% ng mga bata ngayon, marunong nang gumamit ng internet. At bakit sila natutong gumamit ng internet? Maaring turo ng paaralan.
maaaring turo ng magulang, maaaring nakuha sa environment, ganyan. Ngayon, hindi natin masisisi kung yung bata mismo makita niya yung mga ganong bagay na pwedeng sinasabi niyo na pwedeng gayahin ng mga bata. Oo, pwedeng gayahin yan. Pero putang ina, ito lang ha, real talk ha. Lumaki ako ng maayos, nakapagtapos ako ng pag-aaral, natuto akong tumulong sa kapwa, natuto akong makisama lahat ng bagay sa mundo. Bakit? Kasi yung magulang ko, pinangaralan ako ng tama. Napunta ako sa tamang direksyon, sa tamang daan. At ngayon, ito na ako. Meron na akong mga naipundar, meron na akong ganito, ganyan. Kung napariwara ako, sana wala akong mga ganito ngayon. Kaya kung sasabihin nyo na yung mga bata ay baka magayahin, ano ka ba, baka gayahin ka ng bata, putang ina nyo, sobra. Kasi kayo mismo, tayong matatanda mismo, kailangan maituro natin sa kanila kung ano yung tama at mali, kung ano yung hindi sa dapat. Ha? Eto, mali ito, huwag mong gagawin. Okay lang na tignan mo, dyan, makakuha ka ng aral. Hindi porket mali ang nakikita ng isang tao, eh, baka gayahin yan. Minsan kung ano pa yung mali, yun pa yung magiging dahilan kung paano tayo nakakuha ng lesson sa buhay na eto, mali. Mali yung nangyari sa kanya. Mali yung nangyari dito. Eto yung huwag mong gagayahin. Kasi baka malay mo, mangyari din sa'yo yung mangyari sa kanya. Sana ganun tayo magpangaral. Hindi yung putang ina, ay mali yan. Iyan na mo nga yan, i-report mo nga yan, putang inang yan. Pag ayaw mong panoorin yung isang tao, huwag mong panoorin. Wala naman mawawala, pare. Parang, oh, gusto mo bang ganitong ulam? Oh, may ulam dyan. Menudo, gusto mo ba? Ayoko. Kung ayaw mo, huwag mo nang pakialaman. Hayaan mo yung iba ang kumain. Hindi yung pag tinawag sa'yo na, oh, may ulam dito, menudo. Gusto mo ba? Ayoko. Tatapon ko na nga yan. Alam mo yun, nandikis niyo yung logic ko, na parang ganun yung nangyari sa page 150. Ayaw niyong panoorin yung content niya. Galit kayo sa kanya. Naiinis kayo sa kanya. Pero tama ba na i-re-report mo? Na parang inalok ka ng pagkain at may nakita kang pagkain dyan na, oh, nakita mo. Eh, ayaw mo ng pagkain. Itatapon mo? Ganun ba yon? Parang ganun ba? Tangina na, ito kasi hirap sa mga Pilipino eh. Tayo mismo, naghihilahan pa baba. Baguhin na natin yung ganyang setup, putang ina naman. 2020 na. Kaya hindi umangat-angat tong Pilipinas eh. Kahit anong ayos ng gobyerno, kahit anong ayos ng mga namumuno sa mundo, kung mismong tayong mga tao, eh putang ina, hindi marunong rumispeto sa kapwa nating Pinoy at hindi marunong magtaguyod ng sarili nating lahi at hindi kayang tumulong sa sarili nating bansa. Wala rin mangyayari, brother. Putang ina, wala talagang mangyayari. Mukhang gusto nyo lang, eh, kapag may nakikita kayong nahihirapan, tapos ayaw nyo sa tao, mas natutuwa kayo. Doon pa lang, mali na kayo. Pag nakikita nyo yung isang tao na ganito, ganyan, nakukuha niya yung mga gusto niya, na gusto mo rin pero hindi mo makuha, huwag ka maingit. Dapat gawin mong inspirasyon yun. Hindi yung putang ina pag nakita mo, ay bakit siya may ganun? Ako hindi ko makuha yun. Eh mas magaling ako dun. Ay puta, re-report ko to. Tangina na. Huwag niyong idadailan na kung anong nakikita ng bata sa internet, igagayahin. Kung marunong kayong magpayo, marunong kayong magpalaki ng tama, kahit makakita pa ng kung ano-ano yan, malalaman niya yan. Lumaki ako, guys, na kumpleto sa buhay. May mga business yung magulang ko, may mga ganito yung magulang ko. Meron kaming kasambahay, merong tigalaba, may tigaluto, may tigaayos ng damit, tigaplansya. Lumaki akong ganyan. Pero nabarkada ako sa lugar ng Caloocan kung saan matututo kang lumaban. Nang bata ka pa lang, ay kailangan mo na lumaban dahil pag hindi ka lumaban, ang mangyayari sa'yo, bubuli-bulihin ka. Lumaki ako sa lugar na talagang ang pinupuntaan ko pang lugar, mula dito kunyari sa bahay namin na maayos, wala kaming kapitbahay, pupunta pa ako sa isang iskinita na ayan, uso yung away, uso yung bisyo, may kita mo yung mga tatay, nagiinom, nagaganto, ganyan. May mga addict, may mga snatcher, hold upper. Puta, lumaki ako sa ganyang kalsada. Pero hindi ko sila ginaya. Bakit? Nakikita ko sila, harap-harapan. At nakakausap pa. Pero never kong naisip gayahin sila. Bakit? Kasi naturuan ako ng magulang ko ng tama. O, huwag mong gagayahin yan. Nakita mo. O, baka mangyari din sa inyo nangyari dyan. Sana ganun. Ganun yung gawin natin. Sana sa mga nanonood dyan, ayun lang. Kung ayaw nyo yung isang bagay, huwag nyo pansinin. Kung ayaw nyo sa isang bagay,
Hayaan nyo lang. As long as hindi naman natatapakan yung pagkatao nyo at hindi naman nasasagasaan yung buhay nyo, huwag nyo na lang pakialaman. As long as alam nyo naman na wala namang mangyayari kung hindi nyo sila papakialaman sa buhay nyo, huwag nyo na lang pakialaman. Kung ayaw nyo doon sa isang tao at ayaw nyo makita ng mahal nyo sa buhay yung ganong mga bagay, pagsabihan nyo na lang na, oh, huwag mong gagayahin to, ha, mapapanoorin to. Ha, mong, ganun na lang eh, napakasimple. Hindi yung putang ina na i-report nyo yung tao, i-ano nyo. Ngayon, wala na siyang page. Oh, ngayon, wala na ng page sa 150. Nasira yung pangarap niya. Alam nyo bang, pag nakapasok siya sa streaming, alam nyo ba kung ano yung pangako niya sa akin? Boss Rec, sobrang inspirasyon kita. Kaya kapag nakapasok na ako ng streaming at kumita na ako ng pera, yung kalahati ng kikitain ko, ipantutulong ko rin sa taong bayan, kagaya ng ginagawa mo. Putang ina, makakita ka ng ganong tao na handang ibigay yung pinagpaguran niya sa mga hindi niya kakilala, kaano-ano. Putang, doon pa lang dapat matuto ka ng, ano eh, matuto ka ng respeto eh. O kumbaga, kahit hindi mo na lang respetuhin, kahit huwag mo na lang siyang pansinin, o kaya kahit huwag mo na lang siraan. Kasi kung nakapasok sa TV 150 ngayon, sa streaming, na dapat nga, pasok na siya eh. Pero dahil nalilit yung page niya, dahil sa mga pagre-report na ginawa ng mga tao, wala na. Nasayang, nasayang yung pinaghirapan niya. Diba? So, ayun lang. Kaya kung sasabihin nyo na, putang ina, gagayahin ang mga bata, kung ano yung napapanood, marahil oo. Marahil gagayahin. Pwede, pwede. Walang problema. Baka gayahin nga. Pero putang ina, nasa atin ding mga tao yun. Nasa ating mga nakakatanda, kung paano mo pangangaralan yung isang tao. Tangin na kasi, kung sabihin lang natin na mali kasi yung ginagawa niya, ganito, ganyan. Tangin na, sana pinaban nyo na yung porn site dito. Pinaban nyo na yung mga shows na nagpapakita ng kalandian at nagtuturo ng kalandian sa mga bata. Yung mga palabas sa TV na ganito, ganyan, naghahalikan, nagsisex, mga kabit-kabit. Tangin na, gets nyo. So, ayun lang. Sa mga tao dyan na yan, tulad nito. Eto, si Ahmed Baldonado. Huwag kang mangatwiran na kasalanan ng magulang. Sira ulo ka. Masamang ehemplo ka sa kabataan. Sisiguraduhin kung mawawala ang page mo by Ahmed M. Baldonado. Tulad nito, tanginan tong bobong to. Anong ginawa akong masama sa kanya? Ehemplo ako sa kabataan. Bakit? Ano ba tinitignan mo lang sa akin? Ang tinitignan mo lang yung pag nagmumura ako sa stream, nagtatrasto ako. Na yun lang yun. Paulit-ulit yun. Pero yung ginagawa kong kabutihan, ginagawa namin kabutihan, hindi mo nakikita. Kasi nga ayaw mo sa akin eh. Na kahit may gawin akong tama sa mundo, na sobrang dami, kahit may 1,000 tama pa akong gawin, eh ang makikita mo lang, eh yung isang mali na nakita mo sa akin. Kasi nga ayaw mo nga sa akin eh. Kaya kung toxic ka, tangina mo, at gusto mong mawawala talaga yung pinch ko, gawin mo. Baka gantihan kita ngayon. Ewan ko lang. Tangina mo, huwag mo akong subukan. Kasi bad trip talaga ako. So, yun lang naman. Ang gusto ko lang sabihin dito, huwag nating daanin sa kung ayaw natin. Pag ayaw natin yung isang bagay, gagawan din natin ng masama. Sabi nga sa libro, di ba? Sa El Fili o No Limit Hanger, hindi magtatama ng isang mali ang isa pang pagkakamali. So, sana kahit doon lang. Tayo na. Sayang eh. Sayang talaga eh. Alam niyo bang sobrang dami ng matutulungan ng tao na yun? Nakalaan na yung mga kinita niyang stars, pera, saan? Sa mga estudyante, sa mga jeepney drivers. Kasi yun yung napag-usapan namin eh. Tapos ganun lang mangyayari. Kaya ikaw, Ahmed, ano to? Embaldonado. Tangina, bago ka magsanita ng ganyan, tapatan mo muna yung ginagawa namin. Tulong ka rin sa ibang tao. Huwag yung puro sita ka, puro negative ka. Tulong ka rin. Isa lang, tulong ka lang. Pakita mo rin kami, pandaran mo kami. Tapos tsaka mo kami sabihan ng ganyan. Oh. So ayun lang, gusto ko lang sabihin sa inyo na sa mga nanonood ngayon, isearch nyo yung page ni TV 150 ngayon. I-like and follow nyo ngayon yung page niya. Kung bukal sa loob nyo, hindi ito sa pilitan. Kung gusto nyo lang, supportahan natin yung tao. At least kahit papano, nalalaman niya na rin yung mga dapat niyang iwasan. May mali siya, oo, pero hindi tamang itama ng mali siya pagkakamali. So, ayun lang. So, shoutout sa iyo, Ahmed Baldonado, bigatang oras. Salamat sa sinabi mong na huwag sisihin ang mga magulang. Dahil hindi ko sinisisi ang mga magulang. Ang sinisisi ko, kung
mangyaring gayahin talaga lang lahat ng bagay na napapanood ng bata, gayahin. Gets mo? Kumbaga sa palabas, may nakitang may pinatay, napanood ng bata, ayan, turuan mo ganyan, huwag mong gagawin yan. Ginawa niya. Na-curious siya. Ano ba ang anong pagpumatay? Kasi wala nagturo sa kanya na tama. So, ano sinisisihin natin? Ha? Hangin. Demonyo. Puntang ina nung kalokohan yan. So, ayun lang. Shoutout sa mga nanonood dyan. At shoutout sa UTV 150. Huwag ang susuko. Yan nangyari sa'yo. Napagdaanan ko rin yan. Kaya huwag mong masyadong dadamdamin. Hindi porket ganyan yan. Ganun lang. Tangina na guys. Wala nang streamer ngayon na hindi nagbumura. Kung meron man, si ano na lang ang nakikita ko. Si Bobong Gamer. Si Boss Alodia. Dahil hindi talaga sila palamurang tao eh. Pero hindi dahil porket palamurang tao ang trash talker, putang ina, masamang tao na. Tangin na naman. Huwag tayo mag-stereotyping na porket makita mo nagmumura, nagsasalita ng masama, masamang tao na. At hindi porket nagsasalita ka ng puro kabutihan, mabuting tao ka. Tandaan nyo guys, hindi nakikita ang ugali ng tao base lamang sa mga sinasabi niya. O sa mga nakikita nyo lang mali sa kanya. Hanggat hindi mo kalala isang tao, hindi mo siya pwedeng husgahan. At hanggat wala pang nagagawa ang mali siya yung tao, hanggat hindi kanya natatapakan, hindi mo siya pwedeng gawan ng mali. Bakit? Nasira na ba niya buhay mo? May nangyari na ba na dahil sa kanya, nagkaroon kayo ng problema na hindi niya na masolusyonan? Ganoon lang naman eh. Napakasimple. So, ayun. Shoutout sa mga nanonood dyan at shoutout sa ITV 150. Tuloy ka lang, tuloy ka lang. Isa yan sa mga trial mo sa buhay na kailangan mo malagpasan. Kaya ingat ka tol at salamat sa mga nanood dyan. Palike and follow na lang. I-search nyo ulit TV 150. May bago siyang page siguro. Mga nasa 15,000 likes na yun or 20,000 followers. Ayun, salamat, salamat. Ayun ang gusto ko sabihin. Salamat. Ang ilan tong amin ko. Kaya sasabi mo. Ayun lang, gusto kong sabihin, kung ayaw nyo sa isang tao, huwag nyo panoorin. Kung hindi nyo gusto yung isang bagay, huwag nyo panoorin. Wala namang mawawala sa inyo. Tangina, hindi naman siguro mapuputol titi nyo, utong nyo, betlog nyo. Hindi naman siguro kayo maghihirap. Diba? Ayun lang eh. Diba? Kung ayaw nyo sa isang tao, huwag nyo panoorin. I-block nyo yung page. Hindi nyo na makikita yan. I-block nyo. Kahit i-share pa yan ng nanay tatay nyo, hindi nyo na makikita sa timeline yan. I-block nyo yung YouTube channel, hindi nyo na makikita yan. Kasi nga, naka-block na, hindi na magpapakita yan. So sa mga nanonood dyan, ayun, tang ina mo, Amid, tang ina mo talaga, pagbibigyan kitang oras. So shoutout sa mga nanonood dyan. Yan sa mga nakarinig sa akin, yan si Amid. Ayan, siya yung isa sa mga example ng mga bobong Pinoy. Ha? Nasasabing mawawala daw yung page ko si Sigurado. Ayun yung mga isa sa mga real talk na bobong Pinoy. At sana walang mangyaring masama sa'yo. Ipagpipray kita. Mag-iingat ka lagi kung nasan ka man. Oo. Yan lang. So, ayun. Peace out, mga tol. Hatakan tayo pataas. Huwag pababa. Sana. So, ayun lang. Peace you all. Tangin na mo, Ahmed. Ang ina, ba't di main to? Ano to? Ay, mapinish ka. Dayang mapinish. Utang ina mo, mapinish ka. Kukuha yung mapinish. Kaya lang ha, ayaw mapinish eh. Utang inang yan. Teka lang, ayaw mapinish eh. Ba't ayaw mapinish na ito? Utang ina. Ay, mapinish, putang ina mo. Ay, naku, Gigi. Paano to? Yala.
Teka lang guys, ayaw mapinish eh. Putang ina. Bakit tayo mo mapinish? Putang ina naman. Wala, ayaw niya eh. Ano to? Hello? Putang inang yan. Hanggang pagtae ko, ganito na ako. Wala, GG na. Natatay na ako eh. Hindi ako makapag... Hindi ako makatae ko walang cellphone eh. Paano to? Tangin na, tatay ako nung naka-cellphone. Tangin na naman. Ginagaya ko na si 150. Tangin na mo kasi 150. Pubok eh. Teka lang, ayaw talaga eh. Putang ina mo.